So, good evening. Next vlog is about dito kay Maria Valtorta. Isa siyang Catholic mystic na ipinanganak noong 1897 at namatay noong 1964. So, medyo mahaba-haba yung buhay niya. So, pag sinabi mo mystic, nagkakaroon siya ng visions about dun sa mga pangyayari sa buhay ni Lord. At syempre, dahil Good Friday ngayon, meron siya naging vision o pangitain. Siguro nagkakaroon siya ng religious ecstasy na tinatawag kung paano ipinako si Lord sa cross. How the Lord was being crucified. No? At ayon dun sa kanyang visions na yung veil ni Virgin Mary ang ipinantakip dun sa private part ni Lord. Kasi totoo naman na yung crucifixion, hinahayaan nilang hubot-hubad yung mga ipapako sa cross. Well, at sabi nila sa mga Hudyo daw, ang pinaka nakakahiyang state ng mga kalala o kahit na sinong Hudyo ay makita kang hubot-hubad in public. So, binigay ni Virgin Mary yung kanyang value ng pinang-cover dun sa private part ni Lord. At doon mo makita yung ano, yung anong tawag ron, yung sa Passion of the Christ, yung left part ni Lord is parang na-pulled yung kanyang, dislocated yung kanyang shoulder kasi yung butas dun sa cross eh, hindi pantay, so kailangan niyang hilahin para tumapat dun sa butas. But according to the visions of Maria Valtorta, yung left part nung yung sa left hand ni Lord, yung nail was driven in a different way rather than its right hand, pero mas masakit daw yung nasa left hand. Pero siguro doon mo makikita yung tinitiis ni Lord. Kasi dahil siguro sa sobrang sakit, hindi na siya makasigaw. Ganun yung hirap na pinagdaanan niya. So, bukas itatakil natin yung anong congregation ng kinabibilangan ni Maria Valtorta. But I guess, ito yung magandang reflection eh. Kung makikinig lang kayo sa YouTube at magko-contemplate, itong mga to yung dapat titignan nyo. Para, you know, ma-refresh and up kayo dun sa mga Catholic doctrines. Kung kayo ay pinanghihingi, I mean, Holy Week is also a time to renew our faith in the Catholic Church. Lalo na dun sa mga panahon na nawawala na tayo ng tiwala sa ating simbahang Katolika. So, ito yung time para mag-replenish tayo ng ating faith. So, yun lang po.